Nagmisto lang basang sisiw dahil sa init ng panahon. Tila nga nilangaw ang rally ng loyalista sa harap ng Senate of the Philippines sa kanilang pagnanais na mag-resign na si Vice President Sara. Ang ilan pa nga ay nag-aalin lang daw pumunta dahil daw may sakit sila, masakit daw ang kanilang ulo. Yun nga ba ang dahilan? O baka kakaunti lamang ang alam niyong pupunta sa rally na ito? Ayon pa sa post ng isang loyalista na ito. Not feeling well, nagdadalawang isip kung pupunta ba o hindi dahil super sakit talaga ng ulo ko kagabi pa. Pero gusto ko talagang pumunta para sumuporta. Kita-kits po tayo sa harap ng Senate of the Philippines. Nilangaw na nga daw sa venue, nilangaw pa rin sa viewers sa social media. Habang naka-live nga sila, ay mayroon lamang silang 27 viewers. Hindi man lang umabot ng 50. Ang kanilang hiling at panawagan, papasukin daw ang ICC. Eh hindi ba't matagal nang nakapasok ang ICC? Hindi alam ng mga loyalista na kapag ipinagpilitan nila na makapasok o mag-imbestiga o magkaroon ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, eh mababaliwala ang ating hukuman, bababa ang tingin sa kanila. Mabuti naman at medyo nawala na yung init ng konti, no? Kasi kanina super init po talaga. Yung mga loyalista po ay hindi pa rin po sila umuwi, no? Medyo naghihiwalay-hiwalay lang muna mga guys kasi yung iba naghahanap ng makakain. At bukod sa rally na kanilang ninanais na mag-resign na si Vice President Sara, ay mayroon namang kumakalat sa social media na paninira kay Vice President Sara. Ginagamit ang kanyang pangalan para sa pangakong cash assistance para sa ating mga estudyante. Binigyan naman ito ng komento at reaksyon ng magaling na influencer na DDS na ito. Narito ang kanyang buong reaksyon, panoorin natin. Oh, ayan! Hoy! Hindi na kayo nadala! Talagang desperado na! Ayan! Sa kakabira nyo sa pangalan ni VP Sara, mas lalong lumalakas siya! Wala na! Finish na! Halatang halata na talaga! Hindi nila madrag down ang pangalan ni VP Sara, kaya ginagawa nila ngayon ang istorya! Eto ha, basahin nyo ito. Eto ay isang fake news post sa Facebook na nagpapakilala daw na si VP Sara ay may nilunsad sa Department of Education na namimigay ng cash assistance sa mga gagraduate ngayong taon. From elementary up to kolehiyo, that is 8,000 pesos daw per head. Ang sabi dito, nagpapakalat ito ng maling impormasyon tungkol sa cash assistance na manggagaling di umano sa DepEd Philippines. Nako mga Pilipino, pagtulungan natin ito kasi mukhang marami na daw silang nabiktima. At talagang Philippine Scholarship. Ah, wow! DepEd Cash Assistance 2024 to 2025. All graduating students in college, blah blah blah. Ang sabi pa dito, lahat ng mga graduating student ngayong buwan hanggang September makakatanggap ng cash assistance. College, senior high school, at elementarya. Ang ipamimigay daw bawat estudyante na gagraduate ngayong taon is 8,000 pesos. Bawat student yan ha. Sabi pa dito, magpalista na agad. O ayan mga kababayan, kayo na ang humusga kung talagang si VP Sara ay mapipindaw nila. Ay nako, ginagawa na talaga ng issue. Kawawang kabila. O what's up mga kababayan, dapat siguro itackle natin ito. Yung total travel abroad at total investment na nakukuha ng ating Pangulo. At ikumpara natin yan sa dating presidenteng Pangulong Duterte. Maraming sabi-sabi na si President Bongbong Marcos daw ang may pinakamaraming alis na presidente. Based on the records, alalahanin natin mabuti na bawat alis ng presidente ay pera ng taong bayan ang ginagamit. At magkano nga ba ang tinitake home niya na investment? Unahin natin si President Rodrigo Roa Duterte. Based on the records during his presidency, which began with his inauguration on June 30, 2016 and ended on June 30, 2022, Rodrigo Duterte made 21 international trips to the 20 countries internationally. Lahat-lahat na yan ha, sa buong termino niya. 21 international trips to 20 countries. At magkano nga ba ang nakuha ni President Rodrigo Roa Duterte na investment during his first year? During his first year, he said Duterte was able to bring in $24 billion in investment from China, $11 billion from Japan, and $1.9 billion from Qatar.
At ang sabi pa dito, we can see in terms of cost-benefit analysis that as Department of Finance said, for every peso spent, government was able to bring home 1,000 pesos. In every 1 peso na ginagasta ng presidente sa pera ng taong bayan, ang return is 1,000 pesos. Ganun ka-effective si President Duterte. Take note, first year pa lang niya to. Now, dumako naman tayo kay Presidente Marcos Jr. Ang sabi dito, list of international presidential trips made by Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, the 17th and current president, has made 23 international trips to 17 countries during his presidency so far, which began on June 30, 2022. More trips have been planned. Pansin nyo ba ang kaibahan? Si President Duterte got only 21 trips sa buong termino niya. While ngayon, ang presidente natin got 23 trips. First years pa lang niya. So magkano nga ba ang nakukuhang investment ni President Bongbong Marcos ngayon? Ang sabi dito, government says Marcos foreign trips attracted 4 trillion pesos investments. But most yet to be realized. Check nga natin yung 4 trillion attraction na yan. Eto, basahin natin to. In fact, of the 4 trillion pesos na investment daw, only around 11.4 billion pesos or $205.53 million covered the value of investments where the business have been registered and was operational. This figure is the same as what DTI Secretary Alfredo Pascual reported to the House of Representatives back in August. Mga kababayan, imagine, 23 trips bago pa lang siya nakaupo. Only 11.4 billion pesos lang ang take-home investment niya na na-realize talaga. Ikumpara natin kay President Rodrigo Roa Duterte, malayong-malayo sa first years niya. Kaya kahit anong gawin ng mga naninira dyan, the presidency of Rodrigo Roa Duterte pa rin talaga ang malakas. Ang dami-dami mga tao, mga kababayan natin Pilipino na nagsasabing, ang tagal naman ng gera? Asa na kayo, China? Nasa na kayo? Hinahanap pa talaga. Yung iba, okay lang daw na walang trade ang Pilipinas at ang China basta sa kanila lang daw ang West Philippine Sea. Nag-iisip ba kayo? Okay lang na walang trade ang Pilipinas at ang China? Isipin nyo nga kung anong magiging epekto nun. Namumroblema pa nga tayo ngayon sa pagtaas lalo na mga bilihin sa merkado. Mawawalan pa tayo ng kalakal. China is the number one trade partner of the Philippines and so do with the United States. Ang United States hindi afford na mawala ng trade partner. Ang United States hindi kakayanin na mawala ang China as its trade partner. Kasi malaki ang mawawala sa kanila at bahagyang babagsak ang ekonomiya nila pag nagkaganon. Tapos Pilipinas, easy. Okay lang mawala ng trade basta sa kanila ang West Philippine Sea. Eh hindi naman talaga inaangkin ng China ang buong West Philippine Sea. Lalong-lalo na ang 12 nautical miles na sakop ng Pilipinas. Nag-aalok pa nga ng joint exploration at oil operation dyan sa West Philippine Sea, 60-40. Tapos ngayon, pinapasama nyo. Yan ang Pilipinas. At atapang kuno, masyadong paawa naman sa buong mundo. Nakikipagbalikatan exercise or military exercise sa iba't ibang bansa. Pero water cannon ng Chinese Coast Guard ay hindi makaalma. Warships ng China dumaan sa Tawi-Tawi, wala tayong nagawa. Wala nga tayong nagawa sa Coast Guard, sa warship pa kaya. Ano ang masasabi ninyo mga kasweet sa naging Sara Resign Movement na kanilang isinagawa ngayong araw sa harap ng Senate of the Philippines? Eh mukhang nilangaw yata na kahit nga mga viewers sa social media at anumang platform, nilangaw din. Kakaunti lang pala ang gustong mag-resign si VP Sara. Paano na yan? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.